Christmas is just around the corner. Ito ang panahon para magbigay ng oras sa ating mga pamilya. Kalimutan mo na ang stress sa trabaho. At mag-enjoy! Kaya naman ngayong gabi, alamin natin kung pwede nga ba ang isang Christmas family bakasyon grande. Sa isla ng Bukas Grande. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Mula Surigao del Norte Airport. You need to travel for 1 hour to get to Barangay Taruk Socorro Port na gateway patungong Bukas Grande Island. 120 pesos per head ang bayad sa van patungo rito. Pagdating sa Socorro, sasakay ka naman ng bangka papuntang Sohoton kung nasaan ang Bukas Grande Island. Biyahero tip! For traveling families, magdala ng baon like my crew para iwas gutom habang nasa biyahe. Happy tummy, happy biyahero! The boat ride will take around 25 to 30 minutes bago marating ang receiving area ng Sohoton kung saan naroon ang Bukas Grande Island. Kahit makulimlim, tuloy pa rin ang biyahe. Simula pa lang, isang warm welcome ang sumalubong na sa amin. LGU Socorro, through Sangguni ang bayan, mayroong ini ano sila na ano parang government fees, may entrance environmental fee at saka yung safety gadgets. Di sila ang village people o mga construction workers sa isla mga biyero. Sila ang Save Sohoton organization. Pag-welcome sa amin. Salamat po. Ang Save Sohoton yun ang mga local na mga inhabitants dito sa Bukas Grande na affected sa tour operation dito sa Sohoton. Usually ang mga members, mga fishermen, mga asawa ng mga fishermen at saka mga anak nila. Ngadto sa usa ka pinakasikat nga programa sa JM News TV, ang biyahe ni Drew. Welcome! Yay! Maadong bunta, Jose. Salamat. Bukod sa pangingisda, turismo ang pangunahing ikinabubuhay ng mga locals ng Bukas Grande Island at buong Sohoton. So para sa mga turista, ito yung unang pupuntahan nila for briefing. At for this particular trip, I think our first, location na pupuntahan, yung parang jellyfish sanctuary. To this month is November. Apparently, it's not the peak season. The peak season po ay from March. So mga summer yun yung peak season ng jellyfish. Kung saan na papatayin kayo ng jellyfish. I'm just kidding. Actually, yun nga yun eh. Yung mga jellyfish na daw to ay very harmless. At pwede silang lumapit. Pero hindi sila nagsisting. Thank you.
Competitive talaga eh, no? Boating while sightseeing. Sulit. Ang Jellyfish ay isa sa ngayon sa major attraction to sa Soho Tontor operation. Kasama na to sa tour package na 1,450 pesos for 2 days and 1 night per head with lunch and snacks na yan, ha. Ito lagoon to, parang 'yun lang yung paraan para makapasok dito. Kung may extra namang budget, bigyan niyo na rin ng tip ang inyong mga bankero-biyero. Sobrang tahimik dito. As in. Ang pagsagwan lang namin sa tubig ang tanging marinig mo. Malayong-malayo sa ingay ng syudad. Pero yung jellyfish ay seasonal sila. Ang peak season for jellyfish is from the month of March hanggang August. I guess yung mga locals, they call it Tojun Sanctuary dahil ang Tojun daw ay mga sea urchin. Huwag lang magsasabi, pwede natin pangalan silang Fruit Bat Sanctuary dahil kita mo, meron ngayon lumilipad na fruit bat. Malayo na yan, pero parang ganyang kalaki. I'm sure, mas malapit pa. Sobrang laki yan. Siguro mga... Yan. Ganyan siguro yung length. Yan. Look at that! Look! Tahimik na kami yan, ha? Okay. Pero mukhang nagising pa namin ng mga fruit bats dito sa lagoon. Naikwento sa akin ng kasama kong guide na dati raw, hinuhuli ng locals ang fruit bats para kainin. Pero para pangalagaan ang ecosystem ng Bukas Grande, ipinagbawal na ito ngayon. Di man makita ang mga jellyfish, maswerte naman ako nakakita ng ganitong karaming fruit bats sa isang lugar. Patunay na masigla ang ecosystem ng Bukas Grande. Magutom man kayo sa kakasagwan, di naman sasakit ang tiyan nyo dahil covered ang tour package ang tanghalian nyo! Pero for my team, susubukan namin ang inihain ng aming hotel. Para sa mga biherong lovebirds dyan, pwede rin mag-romantic dinner date dito. Kamote? Paborito namin yan. Uy, parang Upland rice. Very good. Fibrous. Ito, kala namin snail. Ano pala siya? Conchel. Okay? Diyan ang gagaling yan. Oo. Ang local term nila dito, ang local name ay saang. Ang texture niya, nakakain ko na yung kanina. Masarap talaga actually. Gusto ko yung texture niya. Ang texture niya parang texture ng squid. Mm-hmm. At ito naman, kinilaw na bulagtaan. Sana sinabi ko ng tama. Bugatan! Yun, bugatan. At ito, may soup din. Ito parang ano na to. Ito na yung naluto. So cute. Mm. Diba, nakahagat ka pa yung sand. Alam mo, mga shells na nakakain ko, tahong, diba? Mga iba-ibang klase. Pareho lang naman yung lasa niya eh. Alam mo yun, pareho naman yung texture, pareho yung aftertaste. Nagkakatalo lang talaga kung paano siya niluluto. Minsan naglalagay sila ng cheese, minsan binibake nila, minsan pinapakoloan nila katulad nito. But pretty much, I think it's the size and how it looks. It actually looks really nice dahil puti. Ito yung paborito ko, Chong. Saang, man, saang. So, ang pagkakamali ko, yung unang pagka-team ko dito, kinain ko ng buo. Diba? Looks like squid, diba? Eh meron siyang, para siyang ano eh. Parang nail ng isang cameraman namin na, di ba kung minsan may mga tao na ito, hindi niya pinuputol. Yun. Parang ganun. Tatanggalin mo lang yun. Tanggal mo lang yun. Kaya. Para sa saang-sational na saang, timplahan ang saang ng konting toyo. Mag-isa ng bawang at sibuyas. Ilagay ang saang. Lagyan ng bell pepper at konting seasoning. Inadobong fang.
Saan ka pa? Di problema ang lodging para sa mga gustong maglaan ng oras dito sa kung tawagin ay Hidden Jewel ng Surigao del Norte, ang Bukas Grande Island. For my team, we're staying in Bukas Grande's premier resort, ang Club Tara. Pasok tayo sa cottage ko. Astig din, parang feel mo nasa isang 5-star resort ka. You know, na dahil meron ka sariling cottage on stilts. Okay yung tulog ko kagabi. Medyo nag-rock and roll. Ako lang naman mag-isa. Aircon malamig. Dahil siguro malamig din yung temperatura sa labas. Meron kang computer pero hindi ko naman sinaksak dahil hindi ko naman gagamitin. So, I'm guessing if ever sabihin natin meron kayong trabaho na kailangan nyo ng computer, at least it's readily available. Up! Meron tayong ref! At meron kaming tubig. Ooh! CR! Bathtub? Kalain mo may bathtub dyan. Shower doon. And eto ang feeling ko magiging clincher sa pag-decide nyo kung gusto nyo bang mag-check-in dito. I feel alive! Yes! Not bad? Not bad, not bad! So good! Diba? Hindi na kayo kailangan dumaan dun. Pagising mo, good morning, swim! Huwag lang masyado maaga dahil medyo low tide pa, no? Pero ngayon, that's probably around 4 feet. 4 feet, pwede mo nang ihagis yung sanggol nyo. So yun yung docking area. Kasi kagabi, syempre wala kaming makita dahil gabi, walang ilaw. Pero dyan kami nag-dock. Lakad doon, may swimming pool. Nandun yung main area, dining area. Tapos yun, sunod-sunod na yung mga cottages. So, not bad, no? Alam mo, naisip ko na talaga kanina kagabi. Naisip ko, sabi ko, man, alam mo, ang ganda siguro na ito pag umaga. Well, medyo minalas lang tayo dahil amihan na eh. So, medyo umuulan. Not perfect weather, but hey, this will do. This will definitely do. Kumbaga, it's a beautiful view with a room. May kataasan ng presyo at around 15 to 16,000 pesos a night, pero good for two with breakfast na yan, syempre. Para naman sa mga medyo nagtitipid, pwede namang malalaking grupo. Ay, isang kwartong to. Sa halagang 1,000 pesos per biyero, swak na to para sa 6 to 8 biyeros. Meri na, bakasyon pa rin, right? Meron din silang infinity pool with a majestic view of the sea. Di tulad ng ibang isla, may wifi din dito para sa mga kailangang laging mag-Facebook at Instagram. Stig! Couple of minutes. Actually, pwede mong languyin yung pinuntahan namin kahapon, which is Cinnamon Island. Kung sisipagin ka naman, pwede mong languyin yung Surigao. 10 kilometers. 30 minutes by boat, 30 days kapag ikaw lang, no? But anyway, yun! Oh, see? Meron ka pang picnic area. Honey, I want to share my life with you. Will you marry me? Hopefully, yes. Ano naman yun? Will you... Dali lang, di ka pa naghugas sa kamay.
out of the room and off to the islands we go. Di naman hassle ang tour packages dito dahil pwede kayong mag-inquire sa hotel na inyong tutuluyan. Ang mga packages, depende sa budget nyo. May 2 days and 1 night package for 1,450 pesos per head with lunch and snacks. Meron din namang 3 days and 2 nights package halagang 3,490 pesos per head. At ang hindi pwedeng mawala sa package ito, island hopping! First up, ang Mark A Island. Okay, tinawag yung Mark A Islands dahil pag kung tingnan nyo sa aerial view, ang island na yan ay parang markang malaking A. Ang maganda sa packages dito, covered na rin lahat ng charges at environmental fees. With its fine sand and crystal clear waters, Mark A is A-OK. Mark A Island. Pero ako, mamaya na magtatampisaw sa napakalinaw na tubig. Kailangan ko kasing isave ang aking energy para sa mas exciting na activity. Round trip to Soho Thon Cove is 8:30. Kasama na yung dalawang tour assistant. You heard our guide! Pero ang mas interesting dito, di matutunto ng Soho Thon Cove pag high tide, kaya naman ang tours papunta dito nangyayari sa mga oras na low tide lang. Ipinakita rin sa akin ng aming guide ang rock formation na kung tawagin ay Horse Foot. Nagsisilbi raw itong palatandaan ng mga bangkero at pangingisda para sa pasukan at labasan ng Soho Thon Cave. Tumigil kami sa isang rock formation. Ito raw ang Blue Lagoon. Ay, marami oh. Marami si Kuya, no? I'm telling you mga bero, para kang nasa ibang mundo pag sisid mo sa Blue Lagoon. Iba rin ang excitement sa pagsisid sa gilid ng rock formations na nagsilbing mga bahay ng mga iba't ibang uri ng isda. Sa Magkukoob Cave naman, kailangan mong lumusong patungo sa loob ng isang kuweba. Safety first mga biyero. Medyo matulis ang rock formations, kaya kami nakasuot ng helmet. Kung sa labas ng mga rock formations sa Soho Thon Cove nakatira ang mga full-grown fruit bats sa mga puno, sa loob ng kuweba ng Magkukoob Cave, mga sisiw pa lang ang nandito. Di naman ganun kahirap mga spelunking sa loob ng kuweba, pero nasa labas daw ang pinaka-adventure dito sa buong Magkukoob Cave Experience. Ang pinaka-main attraction dito sa Bocas Grande ang Soho Thon Cove. Hagukan Cove, parang natural swimming pool na sa loob ng bato, na passable only during low tide. Ang isa sa kasamang attraction doon yung Magkukoob Cavern, na parang cave. Then pag gusto mong mas mapalaliman po yung exciting, pwede kayong tatalon sa exit point niya na magda-jump off sa Lagoon Water. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi,
Be a local. Kaya naman do what the locals do. Pag sinabing talon, ha, aba, laban kami dyan. If you're looking for a non-water activity, no problem. Ang pagsakay at pagbiyahe pa lang sa habal-habal, adventure na rin itself. Pero pag akyat mo ng bundok dito sa Socorro, guess kung anong meron sa Barangay Kapihan. Kape? No? My zipline! Ito ang kaisa-isang zipline dito sa Bukas Grande Island at sa buong Surigao del Norte. Ang fly-by-wire zipline. Sa habang 750 meters, you can zipline for 450 pesos. Not bad kung ganito naman ang kaganda ng view mo. Sulit na rin. For one, makikita mo mula rito ang halos buong Bukas Grande Island. Kahit saan man lugar, we just love ziplines. Sabi ko, mga kakaibang experiences na nagaganap. Ano yan? Hindi natin parating nagagawa. I'm not talking about yung pagkain natin ng seafood na nasa harapan natin ngayon. No? Pinag-uusapan ko ay ang experience na pupunta ka sa isang isla, specifically itong isla na to called Cinnamon Island. Marami silang cinnamon, by the way. At ang nagmamanage ay ang samahan ng mga tao sa Sukutan. Yung mga taong galing Sukutan na nagluto. At may mga cottages din dito para sa mga taong gustong mag-walk-in o gustong mong mag-book. It's 3,000 pesos. Mahal, pare. For five! Kung gabihin kayo sa all-day island hopping experience nyo sa Bukas Grande, subukan nyong mag-overnight dito sa Cinnamon Island. Ang Cinnamon Island ay parang mga native cottages yan na dinedesign para sa mga turista dito sa Sohoton. Ito ay pinagmamay-ari ng Safe Sohoton Organization. Simple pero komportable ang private huts dito sa Cinnamon Island. Bukas ito mula 2 hanggang 5 p.m. Di nyo naman kailangan ng aircon dahil sa napaka-presko ng simoy ng hangin mula sa labas. Pwedeng-pwede naman kayo magtampisaw o mag-night swimming dahil sa magandang pwesto ng isla. Just make sure na marunong kayong lumangoy, ha? Ayos na yan, di ba? Parang meron na rin silang package deal. I'm sure na sila magluluto ng iba't ibang klaseng seafood. Katulad na itong alimango. May hipon. May kinilaw. Tapos nun, meron kang... Ba to? Ito yung parang mga upland rice eh, dahil medyo dark. At mamaya, yun, susubukan natin ang kanilang cinnamon tea. Pero ngayon, kain muna tayo. Maka na natin! Okay, Idol. Ito po yung cinnamon tea na dito lang matatagpuan natin sa Cinnamon Island sa Sohoton Park. Salamat po. So itong tinatawag nilang nilampiran. Nilampiran, yes. Nilampiran, yan. Ang ibig sabihin pala ng nilambilan ay intertwined. Ang nilambiran, I think parang dito lang yan nagmulat ng kami mga bata pa doon na parang namulat naman na namin yung nilambiran ay isa sa parang sineserve ng aming mga guest bilang pangmeryenda. Think black and white chocolate. Pero ang nilambiran
magkalambi ang bigas na malagkit at ang upland brown rice. Kaya naman para siyang striped suman. Ayan, ah! Uy, salt water plus suman is sweet and salty. Yun. Mm-hmm. Ito yung mga suman na hindi mo kailangan lagi ng asukal. Mm-hmm. Ganda rin ang design niya, kaya nga tinawag ng dilambiran dahil nga ibig sabihin nun, sa English, I intertwine. At bagay ang suman sa tea. Tinan natin. First time maiinom ko ang cinnamon tea. Cinnamon tea is not your average tea na galing sa mga daon, mga biyero. Ang tsaan na to ay mula sa bark o sanga ng cinnamon tree na marami sa isla. Ang gagawin lang, magpakulo na tubig, ilagay ang mga cinnamon bark, at pag medyo pumula na ang kulay ng tubig, aba, ready na ang all-natural na cinnamon tea na to. Mabibili nito rito sa isla ng mas mura kaysa sa mainland ng Surigao. 100 pesos kada rolyo ang cinnamon bark na to. Huwag nyo lang gagamiting panggatong, ha? Isn't Bukas Grande Island just terrific? Ho, ho, ho. Sakto to. Sakto pang himagas to, actually. Ito yung tipong gusto mo nang matulog. Kain ka lang ng konti, pero panalo to. Solid. Para siyang may luya. May luya po ba siya, kuya? Wala. Natural lang. Hmm. Kita mo yung kulay, oh. Hmm? Medyo konting on the red side siya. Oh? Actually, lambanog siya. Nila ko lang. Solid. Hey. Parang bonus yung alon na narinig mo dito dahil sabi ko lang dagat eh. Pakita natin. Yeah? Oh, may mga isda pa. Natakot sa ilaw. Ganun. Ganun kasarap dito. Alright. I love it. I love its raw feeling. Stig. Maliit lang na island to at kain ako ng kanilang suman at cinnamon tea. Hence, the island is called Cinnamon Island. Galing. Ang dayalik po namin ginagamit dito sa Bukas Grande Island ay combination ng from Liti, Litinyo at saka Buholano. Maadyong buntag. Maadyong buntag. Good morning. Asa ang lami nga kananan dinhi. Asa ang lahi kananan dinhi. Saan masarap kumain dito? Dali lang, Ray. Pila ni. Ano nga ba yun? Magkano to? Pwede ba makahangjo? Pwede bang mag-discount? Pwede ba humingi ng tawad? Asa ang gana adtuan dinhi? Asa agnuan dinhi? Asa ang gana adtuan dinhi? Asa na agnuan agnunan huhoy? Saan maganda pumunta dito? Sa aking dialect. Totoo nga may nakatagong ganda rito sa Bukas Grande. Di lang ang ganda ng tanawin ang nakamamangha. Hindi maging ang mainit nilang pagtanggap sa akin. Para sa atin, Christmas is the season to really spend some quality time with the family. Kapag ang hanap nyo ay tahimik na lugar para sa inyong family bonding, Bukas Grande Island is the place to be.
tingnan nyo lang ang view na yan. Sulit na ang biyahe nyo.